Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Ringel PH, Army Blink, Cayetano Lucanas, Daddy Tristan, at Arnold Arago. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA updates, good news para sa mga PBA fans. PBA opening, mas lumilinaw na ngayong nakikipag-usap na si Kume Marshall sa Malacanang. At 3 Parks, kukunin na ng SMC ang playing rights. Saan nga ba mapupunta? Sa Barangay Ginebra o San Miguel Birmen? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na din ang bell at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. PBA opening, mas lumilinaw na ngayong nakikipag-usap na si Kume Marshall sa Malacanang. Ngayong araw nga mga chong ay nagsasagawa na ng crucial meeting ang PBA at government official sa Malacanang para pag-usapan ang plano nila para sa 46 season ng PBA. Ito ngang si Commissioner Willie Marshall at Barangay Ginebra Team Governor Al Francis Chua ay kasalukuyang nakikipag-usap ngayon kay Senator Bongo para sa posibilidad na payagan ng makapag-resume ang 46 season ng PBA kahit nakataas pa rin sa MECQ ang NCR+. Umaasa si Commissioner Willie Marshall na mas lilinaw ang muling pagbubukas ng panibagong season ngayong inilapit nila ito sa government official. Dagdag pa ni Kume Marshall ay after 1 or 2 days ay may konting liwanag na kung saan ang direksyon ng panibagong season. Ayon pa rin kay Commissioner Willie Marshall ay gagamitin nga nila ang successful 2020 bubble noon sa Clark, Pampanga bilang focal point ng pag-uusap nila sa nasabing meeting para payagan ng makapag-resume ang 46 season ng PBA. Ngayon nga na hindi na available ang Clark, Pampanga sa target date ng PBA na May or June ay isa nga itong Ilocos Norte at Antipolo sa kinokonsiderara ni Kume Marshall na magiging venue para sa panibagong season. Sa ngayon mga chong ay pinapayagan na ni Kume Marshall na mag-umpisa ang mga team practices sa mga lugar na nakalagay sa MGCQ area. Para sa akin mga chong ay magandang balita ito para sa mga PBA fans na nag-aabang na mapanood muli ang PBA dahil nakikita nga natin na may progress na nangyayari at ginagawa talaga ni Kume Marshall ang lahat para sa mga PBA fans. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Ray Parks kukunin na ng SMC. Saan nga ba mapupunta? Sa Barangay Ginebra o San Miguel Birmen? Ngayon nga na naayos na ng TNT management ang problema nila sa kanilang 4th overall rookie na si Mikey Williams. Matapos nila itong bigyan ng maximum rookie contract ay bali-balita nga na susunod nang aayusin ng TNT Tropang Giga ang problema nila kay Bobby Ray Parks Jr. Ayon nga sa post ng isang PBA insider ay TNT management want to trade Ray Parks playing rights to their counterpart company for a first round pick or a caliber player. Ayon nga dyan mga chong ay gusto nang tapusin ng TNT management ang problema nila kay Bobby Ray Parks sa pamamagitan ng pagte-trade dito papunta sa SMC kapalit ng first round pick o isang caliber player. Para sa akin mga chong ay kayang-kayang ibigay ng SMC ang hinihingi ng TNT Tropang Giga. Pero ang concern nga nila ay ang commitment ni Bobby Ray Parks na pumirma ng long-term contract. Alam naman nating lahat mga chong na simula ng pasukin ni Bobby Ray Parks ang mundo ng PBA ay puro short-term contract lang ang kinukuha nito.
Pero ngayong sa SMC nga ito mapupunta ay may posibilidad itong pumirma ng long-term contract, lalo na kung sa Barangay Ginebra ito mapupunta. Alam naman nating lahat mga tiyong na matagal nang gustong makapaglaro sa Barangay Ginebra itong si Bobby Ray Parks. At kung tatrabuhuhin nga ito ni Al Francis Chua, ay talaga namang makukuha niya si Bobby Ray Parks. Ang malaking tanong nga dito mga tiyong ay interesado nga ba ang Barangay Ginebra na kunin si Bobby Ray Parks? Sa ganda ng itinatakbo ng Barangay Ginebra last PBA bubble ay paniguradong walang plano si Coach Tim Cone na magbawas, lalo na ng isang caliber player dahil nakabuol na nga sila ng team chemistry last PBA bubble na naging dahilan kung bakit nila nakuha ang All Filipino Cup. Kaya para sa akin mga tiyong ay sa ngayon ay hindi pa kinakailangan ng Barangay Ginebra ng isang Bobby Ray Parks. Pero ngayong nagkakaedad na nga ang ibang guards ng Barangay Ginebra, ay may chance pa rin na mapunta si Bobby Ray Parks sa kanilang kupunan. Kung tuluyan ngang kukunin ng SMC itong si Bobby Ray Parks, ay mas babagay nga ito sa San Miguel Beermen na napapabalitang planong mag-revamp ng kanilang lineup. Para sa TNT Tropang Giga ay mas papabor para sa kanila ang i-trade si Bobby Ray Parks, dahil kung hindi nga nila ito iti-trade ay wala silang mapapala dito, dahil ayaw na talaga ni Bobby Ray Parks na maglaro sa TNT Tropang Giga. Pero antayin na lang natin mga tiyong kung tuluyang bang sasaluhin ng SMC ang problema ng TNT Tropang Giga kay Bobby Ray Parks. Ayo sa ating bonus balita, JJ Helderbrand nagsalita na patungkol sa kumakalat na balitang maglalaro ito sa Bismin Cup para sa koponan ng Cagayan de Oro Raptors. Kumakalat nga ang balitang magbabalik aksyon si JJ Helderbrand, pero nagbigay na nga ito ng pahayag sa kanyang social media account na dinedeny niya ang balita na yan. Ano sa tingin nyo mga tiyong, agree ka ba na mapunta si Bobby Ray Parks sa SMC? At agree ka din ba sa desisyon ni JJ Helderbrand? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga tiyong. Huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe. At pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga tiyong.